Magandang umaga mga bata. Ang ating asignatura ngayong umaga ay ang Araling Panlipunan 5 para sa Quarter 3, Week 1. At ang ating aralin na tatalakayin ay ang paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Sa araling ito ay dadalhin kayo sa panahon ng kolonyalismong Espanyol at dito matututuhan mo ang mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. At bilang isang mag-aaral, ikaw ay inaasahang, una, na ipapaliwanag ang iba't ibang paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Ikalawa, natatalakay ang mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Ikatlo, napapahalagahan ang mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Ngayon, muli mong balikan ang mga patakarang Espanyol na nagpabago sa tahimik na pamumuhay ng mga Pilipino at nagdulot ng hirap at pasakit sa kanila. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, panuto. Ayusin mo ang mga letra upang mabuo ang tamang salita. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, lahat ng kalalakihang edad 16 hanggang 60 taong gulang ay nagtrabaho ng malayo sa kanilang pamilya at walang bayad na tinanggap. Ang sagot ay polo y servicio. Ikalawa, kinolekta ito sa mga katutubong Pilipino ng sapilitan. Ang sagot, tributo. Ikatlo, tanging sa pamahalaan lamang magbebenta ng produkto na may takdang dami ang mga Pilipino. Sagot, bandala. Ikaapat, paglilipat sa mga Pilipino sa bagong panirahan na tinawag na pueblo. Sagot, reduksyon. Ikalima, sa mga piling lalawigan sa Luzon, ay isang uri ng pananim lamang ang ipinatanim ng mga pamahalang kolonyal sa mga magsasaka at tanging sa pamahalaan lamang ito ibebenta. Sagot, monopolyo sa tabako. Ngayon naman ay ating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Panuto, lagyan ng check kung ang pangungusap ay nagpapakita ng paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. Para sa unang bilang, lumaban at nag-alsa. Ikalawa, nanahimik at nagtiis. Ikatlo, tinanggap ang mga patakaran ng mga Espanyol. Ikaapat, tumakas at nanirahan sa kabundukan. At ikalima, ginamit ang lakas ng panulat. Para sa unang bilang, ang sagot ay check. Para sa ikalawang bilang, ang sagot ay check. Sa ikatlong bilang, ang sagot ay check. Ikaapat, ang sagot ay check. At ang ikalima, ang sagot ay check. Ngayon ay basahin mo at unawain ang nilalaman ng teksto upang malaman kung ano-ano ang mga naging paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Espanyol. 333 taon na natili ang mga Pilipino sa animoy hawla ng walang sapat na naaaninag na liwanag ng pag-asang makawala sa kamay ng mga dayuhang Espanyol. Iba't iba ang naging paraan ng pagtugong nila sa sitwasyong mailalarawan sa pagkakaroon ng tibay at lakas sa loob, matira ang matibay. Halos karamihan sa mga katutubo ay nananatiling tahimik at sunod-sunuran sa mga dayuhan dahil sa takot na nararamdaman.
Tinanggap nila ang mga Espanyol ang nasa kapangyarihan at walang magagawa kundi manahimik lamang. Alam nila na sa kanilang pananahimik ay katumbas na kanilang buhay at ng pamilya. Mayroon din namang mga katutubong nagpumiglas at umayaw sa mga patakaran na nagpahirap sa kanila. Mas ginusto nilang tumakas at mamundok kaysa maging bulag na sunod-sunuran sa mga dayuhan. Sila ay namuhay ng tahimik sa kabundukan, malayo at mahihirapang marating ng mga sundalong Espanyol. Tinawag silang kalaban ng pamahalang kolonyal at binansagang mga tulisan. May mga Pilipino na nakipagsabwatan sa mga dayuhan. Pansariling kapakanan ang pilit na isinalba, kahit na ang kapalit nito ay ang kaligtasan ng kapwa Pilipino. Sila ang binansagang mga mensenaryong katutubo, mga taksil sa bayan. Ang iba ay yumakap o nagpasailalim ng tuluyan sa kapangyarihan ng mga dayuhan dahil takot na mapahamak ang kanilang buhay. Ang mga mamamayan ay ang kanilang yaman o kabuhayan ang pinoproteksyonan. Nagsawalang kibo at nagbingi-bingihan sa hiling na suportang salapi ng kapwa Pilipino para matustusan ang pangangailangan ng kanilang samahang nagsasagawa ng pag-aalsa. Si Lapu-Lapu na hari ng Mactan ay binansagang kauna-unahang bayaning Pilipino dahil mas pinili niyang talikuran ang mga dayuhan kaysa tanggapin ang alok na pakikipagkaibigan. Mayroon ding sumunod sa kanyang mga yapak na hindi rin nagsawalang kibo sa kalupitan ng mga Espanyol. Sila ang magigiting na Pilipino na nagmula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Mga dating dato na nawala ng karangalang mamuno at nagnais na maibalik ang dating posisyon sa lipunan. Kasama na rin ang iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng mga kalalakihan at mga kababaihan na walang takot na subabak sa digmaan. Mga katutubo na nabibilang sa mga magsasaka na tinututulan ng mga patakaran sa agrikultura, mga ngalakal na inagawa ng kabuhayan, mga profesional, mga babaylan at mga katutubong nagnanais maging pari. Diskriminasyon ang naranasan at tila naging dayuhan sa sariling bayan. Humantong na sa hangganan ng kanilang pagtitiis, kaya bumuo sila ng mga magkakahiwalay na pangkat at ng hikayat ng mga kasapi na handang lumaban at manindigan laban sa mga dayuhan. Pag-aalsa ang tanging solusyon para sa kanila. Sa paglipas ng panahon, hindi rin maikakaila na mayroon ding magandang nangyari sa ating mga sa ating bansa, lalo na sa kabuhayan ng mga iilang Pilipino. Nagkaroon ng magandang pagkakataon at pagnanasang makapag-aral ang mga kabataang nabibilang sa panggitnang uri o middle class. Mga kabataang nakapag-aral sa kolehiyo, sa Pilipinas man o sa Espanya. Sila ay tinawag ng mga ilustrado o mga naliwanagan ng pag-iisip. Ang taglay na dunong bunga ng edukasyon ang nagmulat sa kanila sa tunay na kalagayan at nagaganap sa bansa. Hindi nila hinayaan na manatiling sunod-sunuran na lamang ang mga Pilipino. Kailangan ng gisingin ang manhid na pakiramdam ng mga katutubo. Ginamit nila ang karunungang taglay, bunga ng edukasyong mayroon sila. Lakas ng panulat ang tugon ng mga ilustrado. Nagsilbi silang tanglaw na nagsumikap na mabigyan ng liwanag ang kapwa at gabayan na nasa kadiliman. Hindi idinahan sa dahas, kundi sa malumanay na paraan. Sa pagsulat ng pahayagan at aklat, nila idinaan ang tugon sa mga Espanyol. Ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal ay isa sa mga ilustrado na sumulat ng No Limitang Hire at El Filibusterismo. Layunin nito na tuligsain ang pamahalang Espanyol at maging ang mga palalong praile. Gisingin ang mga damdaming manhid upang sumibol ang diwang makabansa ng mga Pilipino. Walang armas na hawak, walang dugo na pumatak. Kalayaan ang isinisigaw, at sa oras ng pagbangon, tanging sandata ay ang pagmamahal sa bayan,
nakusang nag-aalab at umuusbong. Tulad sila ng ibong matagal na panahong nakulong sa hawla, ay uhaw na makawala at makalipad ng ubod ng laya at sa paglaya ay sabay-sabay sa paglipad. Malayang na ipapagaspas sa mga pakpak. Sinasamantala ang sariling lakas at ang liwanag na nagbibigay ng gabay upang makita ang paroroonan. Hindi alintana ang pagod, sakit ng katawan, maging buhay ay iniaalay sa pag-asang iyon lamang ang paraan upang makawala ang bayang sinilangan sa bagsik ng mga dayuhan. Ang mga gabay na tanong ay maaaring magamit ng mga magulang upang maproseso at maunawaan ng mag-aaral ang teksto na binasa. At narito ang mga tanong. Una, ano-ano ang naging tugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol? Sagot, ilan sa mga Pilipino ay nagtiis at nanahimik sa kabila ng pagmamalabis ng mga Espanyol. Ang iba naman ay mas pinili na mamundok. Ang iba ay nakipagsabwatan sa mga dayuhan at mayroon ding nag-alsa at lumaban, ngunit mayroon ding mas pinili ang mapayapang paraan sa pamamagitan ng pagsulat sa pahayagan at aklat upang tuligsain ang Espanyol. Ikalawang tanong, ano ang dahilan ng pag-aalsa ng ibang Pilipino? Sagot, nag-alsa ang ibang Pilipino dahil hindi na nila matiis ang pagmamalupit at pagmamalabis ng mga Espanyol. Ikatlong tanong, bakit may mga Pilipinong nakipagsabwatan sa mga Espanyol? Sagot, may mga Pilipinong nakipagsabwatan dahil sa pansariling kapakanan ang pilit na isinalba kahit na ang kapalit nito ay ang kaligtasan ng kapwa Pilipino. Ikaapat, bilang isang Pilipino, may naisip ka bang paraan para tumugon sa kolonyalismong Espanyol at bakit? Sagot, bilang isang Pilipino, ang naisip ko na paraan para tumugon sa kolonyalismong Espanyol ay ang mapayapang pakikipag-usap at pakipagkasundo sa mga dayuhan at maaari itong gawin sa pamamagitan ng panulat upang wala ng Pilipinong magbubuwis ng buhay. Ikalima, sa palagay mo ba, alin ang higit na nakatulong para lumaya ang bansa sa mga Espanyol? Sagot, sa aking palagay, ang nakatulong para maging malaya ang bansa sa mga Espanyol ay ang pakikipaglaban at pakikidigma laban sa mapang-abuso mga Espanyol kung kaya't dito na ipakita nila ang kanilang pagdanais na lumaya. Sa pamamagitan ng mga prosesong gabay na tanong, ay nagkaroon ka ng kaunawaan ng mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. At upang higit mong maunawaan ang aralin, ay sagutan natin ang sumusunod na gawain. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, panuto, iguhit ang masayang mukha na nagsasaad ng paraan ng pagtugon sa kolonyalismo at malungkot na mukha naman kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, ginamit ng mga ilustrado ang dunong upang gisingin ang diwang makabansa ng mga katutubo. Ikalawa, nagtanim ng mga gulay ang mga katutubo sa bakuran nila. Ikatlo, tinanggap ang pamahalaang kolonyal sa pamamagitan ng pagsasawalang kibo sa nagaganap na kalupitan ng mga dayuhan. Ikaapat, nagalit ang mga praile sa mga Pilipino. At ang ikalima, ninais ng mga dato na maibalik ang dating posisyon at dangal kaya sila ay bumuo ng pangkat at nag-alsa. Ngayon mga bata ay ating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Para sa unang bilang, ang sagot ay masayang mukha. Para sa ikalawang bilang, ang sagot ay malungkot na mukha.
Para sa ikatlong bilang, ang sagot ay masayang mukha. Para sa ikaapat, ang sagot ay malungkot na mukha. At ang ikalima, ang sagot ay masayang mukha. Ngayon naman mga bata, dumako tayo sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Para sa panuto, sipiin sa sagutang papel at punan ang graphic organizer ng mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyang Espanyol. At paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyang Espanyol. Okay, para sa una, tinanggap ng mga Pilipino ang patakarang kolonyal. Ikalawa, nag-alsa, lumaban at naghimagsik. Para sa ikatlo, nanahimik at nagtiis sa mapang-abusong Espanyol. Sa ikalima, ikaapat, tumakas at nanirahan sa kabundukan. At ang ikalima, ginamit ang panulat upang makamit ang kalayaan. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, panuto, sipiin ang chart sa sagutang papel, isulat sa kahon ang S kung sanhi at sanhi ang isinasaad ng pangungusap at B kung bunga. Para sa unang bilang, nag-alsa mga katutubo. Ikalawa, niyakap ang kapangyarihan ng mga Espanyol. Ikatlo, marami rin mga katutubo na mas piniling takasan ang mga pagpapahirap ng mga dayuhan. Namuhay sila sa bundok at naging kalaban ng pamahalaan. Tinawag silang mga tulisan. Ikaapat, ginamit ng mga ilustrado ang dunong upang gisingin ang diwang makabansa ng mga katutubo. At ang ikalima, tinanggap ang pamahalaang kolonyal sa pamamagitan ng pagsasawalang ibo sa nagaganap na kalupitan ng mga dayuhan. Ngayon ay atin ang sagutan ng gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Para sa unang bilang, ang sagot ay B, bunga. Sa ikalawang bilang, ang sagot ay B, bunga. Ikatlong bilang, ang sagot ay B. Ikaapat, B, bunga. At ang ikalima, ang sagot ay B, bunga. Pagkatapos mong malaman ang mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol, linglangin mo ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gawain. Para sa pakikipagpalihan, narito ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon upang mabuo mo ang talata. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Nagkaroon ng iba't ibang blank ang mga Pilipino ukol sa mga nararanasang pagmamalabis ng mga Espanyol. May mga blank at sumunod sa patakarang Espanyol para sa kanilang kaligtasan. Ang iba ay blank, hindi sila nagpasailalim sa mga patakarang ipinatutupad sa kolonya. Hindi rin mawawala ang mga blank na naging kasabwat ng mga dayuhan para supili ng mga lumalaban sa pamahalaang kolonyal. Maging ang mga katutubo mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ay naghangad na matuldukan ang nararanasang kalupitan ng mga Espanyol, kaya bumuo sila ng blank at nag-alsa. Ngayon ay ating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa para sa pakikipagpalihan. Para sa unang bilang, ang sagot ay
Pagtugon. Nagkaroon ng iba't ibang tugon ng mga Pilipino ukol sa mga nararanasang pagmamalabis ng mga Espanyol. At para sa ikalawa, nanahimik. May mga nanahimik at sumunod sa patakarang Espanyol para sa kanilang kaligtasan. Ang iba naman ay, para sa ikatlong bilang, nag-alsa. Hindi sila nagpasa ilalim sa mga patakarang ipinatupad ng kolonya. Hindi mawawala ang mga pang-apat. Mercenaryo na naging kasabwat ng mga dayuhan para supili ng mga lumalaban sa pamahalang kolonyal. Maging ang mga katutubo mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ay nagangad na matuldukan na nararanasang kalupitan ng mga Espanyol, kaya bumuo sila ng sagot sa panglima, samahan at nag-alsa. Ngayon naman mga bata ay ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Panuto, gumuhit ka ng isang puso at sa loob ng puso ay ipaliwanag ang sagot sa tanong na ito. Kung ikaw ay nasa tamang gulang na at maari mo nang gawin ang mga bagay na nais mong gawin, alin sa mga tugon o reaksyon ng mga Pilipino na iyong napag-aralan ang maari mong maging tugon sa kasalukuyang nagaganap sa ating pamahalaan. At narito ang halimbawang kasagutan. Kung ako ay nasa tamang gulang na, ako ay tutugon sa mga kasalukuyang nagaganap sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng mapayapang pakikipag-usap sa mga kinauukulan upang maiparating ang mga hinaing ng mga maliliit na mamamayan na walang kakayahan na ipaglaban ang kanilang karapatan. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, gumawa ka ng isang poster na nagpapakita ng mga tugon ng mga Pilipino sa mga Espanyol. Gawin mong gabay sa iyong pagkuhit ang rubrik na nasa ibaba. So, ang rubrik ay may pamantayan, may indikador, at may puntos. Para sa pamantayan, meron tayong nilalaman, kaangkupang konsepto, pagkamalikhain, kabuuang presentasyon, pagkamalikhain, at kabuuan. At para naman sa indikador, na ipakikita at ipaliliwanag ng maayos ang ugnayan sa lahat ng konsepto sa paggawa ng poster. At maliwanag at angkop ang mensahe sa paglalarawan ng konsepto. At orihinal ang ideya sa paggawa ng poster. Malinis at maayos ang kabuuang presentasyon at gumamit ng tamang kombinasyon ng kulay upang maipahayag ang nilalaman ng konsepto at ng mensahe. At narito ang aking halimbawa ng poster na nagpapakita ng tugon ng mga Pilipino sa mga Espanyol. Napag-alaman ko na ang mga Pilipino ay may mga paraan ng pagtugon sa kolonyalismong Espanyol tulad ng pag-aalsa, pagtanggap sa kapangyarihan, kooperasyon sa mga Espanyol, at nalaman ko rin na sila ay naghirap at nagbuwis ng buhay para sa kalayaan, kaya dapat ko itong pahalagahan. Ang pagtataya ay gagawin sa ikatlo at ika-anim na linggo ng Aralin. Matapos mapagdaanan ng maraming pagsubok, na humamon sa kakayanan upang maging ganap ang pagkatuto at kabatiran tungkol sa tinalakay na aralin ngayon, ay magagawa mo na ihayag ng buong pagmamalaki. Para sa pagninilay, ang aking natutunan sa aralin ay blank. Ang mga bagay na ayaw kong makalimutan ay blank. Gusto mong subukan mula sa iyong natutunan ay blank. At dito nagtatapos ang ating aralin sa pagtalakay natin sa paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Nawa mga bata ay marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Paalam at salamat!